Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Higit na mapapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin? Bakit nilalang niya tayo? Umiiral tayo dito sa daigdig dahil sa kanyang pagmamahal. Nais niyang bigyan tayo ng pagkakataong makilala siya, ibigin siya at sundan siya upang makabahagi sa kanyang buhay. Ano ba ang salita ng Diyos? Marahil ang unang maiisip ay ang nakasulat na salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Ngunit ang pinakasalita ng Diyos ay hindi isang ano, kundi sino, ang salitang nagkatawang tao, si Kristo Jesus. Nakikinig, hindi lang naulinigan, hindi lang napakinggan, mayroong pagpili, mayroong pagnanais na maunawaan ang kabilang panig. Sa pakikinig, tinatanggap ng tao ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pakikinig, naiintindihan ng tao ang maraming bagay. Sa pakikinig, nagkakaroon ng halaga ang tagpuan. Tumutupad nito, hindi pasok sa isang tainga at labas sa kabila. Hamon sa atin ang pagtupad nito sa araw-araw habang buhay. Mahalagang magampanan natin ang ating pagiging Kristiyano sa ating mga makakasalumuha upang mabanaag nila si Jesus sa atin. Pagsasagawa. Paano ko sisikaping mahalin ang Diyos at ang aking kapwa ngayong maghapon?